ko makita yung mga nagko-comment. Yan, amazing morning, Mentor RJ. Yan, tag your leaders na po. Amazing morning, Mentor Queens. Amazing morning, Mentor Alan. Yan, amazing morning, Mentor RJ. Amazing yan, morning, Mentor Marisa. Yan. Keep tagging your leaders po. Kailangan umabot tayo ng 50 million bago tayo mag-start. Yan, so keep tagging your leaders po, mentors. Amazing morning, Mentor Edith. Amazing morning, Mentor Queen. Amazing morning, Mentor. Amazing morning, Mentor Denny, Mentor Connie. Yan, amazing morning po. Okay. So, yan. Swerte mo kung nandito ka ngayon. Alam mo kung bakit? Dahil marami kang tips na makukuha. Okay? Tips kung paano nagsimula yung guest speaker na to. I-share niya sa atin yung mga na-experience niya. Yan. Hanggang sa makuha niya yung result. Okay? Dapat din, mentors, mag-take down notes tayo. Yan. Kasi pag nakuha mo yung mga tips and ideas, magagamit mo sa business, okay? And automatic na yung results. So, kailangan lagi tayong mag-take down notes. Okay? And I am privileged to introduce, syempre, ang ating special guest speaker for today. Yan, I'm so excited, mentors. And alam ko, excited na rin kayong lahat, syempre, na makilala siya. Diba? Grabe yung achievement ng taong ito. Diba? Biro mo kahit pandemic, yan, take note, hindi rin niya linya yung ganito, yung networking, hindi niya linya, pero ginagawa niya. And ngayon, isa na siya, okay? Isa na siya sa latest Sapphire Elite Executive. Okay, let's all welcome Mentor Alan Paulo Signo. Okay, virtual clap naman tayo mga mentors. Yan, clap naman tayo. Milyong-milyong palakpak. Yan, amazing morning. Yan. Amazing morning. Amazing morning, Mentor Alan. Amazing morning din po. Ayan. Yan, ang pogi ni Mentor Alan, no? Grabe. Ayan ako, thank you po. Yan, single grabe. Pa yan. Awa. Yan. Basta team limitless, 'di ba, mga artistahin. So ready ka na po ba, Mentor Alan, na i-share sa amin yung background and journey mo dito sa IAM Worldwide? Ayan. So thank you po, Mentor Ems. Ayan, ready na po ako mag-share sa ating team Titans, team Limitless, team Finisher, team Conquerors, team Relentless. Ayan. So lahat po, no, amazing morning po sa lahat, mentors. So bago po ako mag-start, ayan, gusto ko lang po mag-thank you. Okay, gusto ko lang po mag-thank you sa opportunity, Mentor Aryan, Mentor Mike, and Mentor RJ, kasi binigyan niyo po ako ng chance na mag-share ngayon po sa ating Titans page. So welcome po sa lahat ng ating viewers. I think we have 47 million viewers now. Okay? So before ako mag-start, mentors, gusto ko munang makilala niyo po ako. Okay? So ayan po, no? So, mag-share po ako ng screen. Ayan. So, amazing morning po sa lahat. Mentor Diana, amazing morning. Okay. So, mentors, so ganito po ako nag-start. Okay. I was born in Magallanes, Cavite po. And ang name ko po, ang full name ko is Mentor Alan Paulo Signo. So, kung makita niyo po dyan sa picture, no? So, hindi po ako typical na galing na may kayang pamilya. Okay. Kung makikita niyo po yung bahay namin. Ayan po. Bato man siya, pero ayan, yung upuan, yung bintana, kahoy lang din. So, kung makikita nyo po dyan, yan po yung lola ko. Okay? So, ito naman po yung nasa right side na yan, si Mentor Carlo po yan. Okay? So, ako po, ayan, ako po ay, ayan, so ako po ay eldest sa apat, sa lima pong magkakapatid. Ako po ang pinakapanganay. Okay? So, ang nangyari po sa akin is that ang parents ko po is both na government employee.
Okay, both po silang government employee. Ang nanay ko po ay isang teacher and ang father ko naman po ay isang retired Navy. Okay, for now po, ang ginagawa ng tatay ko is nagsasaka na lang po. So, hindi po siya naging madali kasi lima po kaming magkakapatid. Okay, so dahil po doon, no, kung ang typical na bata before, okay, nagpe-prepare po sila sa morning, di ba, para maglaro. Okay? Para maglaro. Pero kami po, yan ni Mentor Carlo, nagpe-prepare po kami na pumunta ng Bukid. Okay? Para mag-work. Okay? Para magtrabaho po. Okay? Kasi akala nila before, pagka professionals ang mga parents mo, okay na yung buhay mo. Pero hindi po siya naging madali. Okay? Dumating po sa time na kaming magkakapatid, sabay-sabay po kami nag-aral. Kasi ang difference lang po, ng magkakasunod po kami, every 2 years, nag-aaral po. So, dumating po ang time, nag-high school po ako, dumating ang time, nag-college po ako. Okay? So, that time po, no, nung nag-college po ako, from grade school to high school, ang pinangarap ko lang po talaga is maging seaman. Okay? Ito naman po yung nangyari sa akin, yung makikita nyo po dyan, yung may mga arrow, may bilog. Okay? Yan po ako before, sobrang payat, sobrang itim, lahat na po. Di ba? Kung... Ayan, so dito po, ayan yung mga classmate ko nung college. So, dumating po yung opportunity sa akin way back nung nag-third year college na po ako. Kasi po, nung nag-third year college ako, na-scholar po ako. Okay, na-scholar po ako. From first year to second year college po, scholar po ako ng parents ko niyan. So, ngayon, from that time, ang kapatid ko po na pangalawa is kailangan na din po mag-aral ng college. Okay? So, from second year po, magka-college ang kapatid ko, first year college. Okay? Sabi ng parents ko po, hindi na po nila kakayanin magpa-aral pa ng additional college student. Okay? So, medyo nalungkot po ako noon. Anong ginawa ko? Nalungkot ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko na tumigil yung kapatid ko na mag-college kasi gusto ko tuloy-tuloy lahat. So, blessing lang din po. Okay? Blessing lang din po na dumating na meron pong isang company na nagpa-exam and nag-offer po sa amin ng diretsyon na sakay. Okay? After 6 months po, okay, from that time, nung makagraduate po ako after 6 months, ayan, so from October 4, 2010. So ito po yung first journey ko, nag-OJT po ako sa barko, yan po ang buhay ko before. Ang tawag po sa amin dyan ay deck cadet, yung nag-uumpisa pa lang. Okay, ito po yung buhay namin noon and then such time from 1 year and 4 months, nagtagal po ako sa barko for 1 year and 4 months, 15 months po yun. So syempre po lahat po nag-aaspire maging officer, lahat po nag-aaspire na maging official. So ako po nag-take ako ng board exam last 2012, March po. Okay, first take ko po, nakuha ko po ang aking first license which is yung OIC. OIC Navigational Watch or yung Officer in Charge in Navigational Watch, na-reach ko po siya at the age of 20 years old. Okay? So sabi ko sa parents ko, ma, ito na yung start. Ito na yung simula ng pagginhawa ng buhay natin. So kung makikita nyo po dyan, on the right side, yung nanay ko po tuwan-tuwa. Para daw po siya naka-jackpot or para siyang tumama sa loto. Okay? So ano po nangyari sa akin after nyan? So ito po, no? Ito po yung journey ko nung nasa barko ako. Ayan, masaya kami sa picture, actually sa picture lang. Diba? Nakangiti. Ganito po kami mag-celebrate ng Christmas sa barko. Kung makikita po nyo sa on the right side, ito po yung mga handa namin. Okay, ganyan po kami mag-celebrate ng Christmas po sa barko. Okay, pero yung mga pinagdaanan ko po na yan, kung makapansin nyo, ganyan po ang pinagdadaanan ng mga seaman. Sobrang lalaki ng alon, yung homesick, diba? Hindi mo alam kung talaga bang yung paa mo nasa ano na, yung kalahati ng paa mo nasa ano na, nasa hukay na, 'di ba? Pag ganyan yung nararanasan mo na alon. Okay, ganyan po. Halos hindi ka makakain, hindi ka makatulog, lahat mararanasan mo parang lumilindol. Okay? So, ayan po, no, ito yung naging journey ko after ko makapasa ng exam. Ayan, second mate na po ako niyan. Ito yung mga kasama ko na ratings noon sa barko. Okay? And next po, after 6 years, okay, of journey being an officer in charge of navigational watch, binigay po sa akin ang pagkakataon na makapag-exam as master mariner or captain po. Last 2017, na-reach ko siya at the age of 26 years old.
Okay? 26 years old, ako po ang one of the youngest captain license in the whole Philippines po. Okay? So, ano po nangyari after that? So, yun po yung naging journey ko sa aking seafaring industry. Okay? Yun po ang aking naging journey sa seafaring industry. So, paano ba ako naging part or how I become a part of IAM Worldwide? Ayan, dito na po nag-start ang journey ko. So, before, ito po. Ayan. So, mga mentors. Ayan, sino po ang excited? Ito po ang aking angel, ang aking mentor, which is si Mentor Carlo. Kapatid ko po yan, Mentor John Carlo Signo. Sobrang thankful po ako, no? Sobrang thankful po ako na siya yung nagsimula ng IAM Worldwide. Actually po, last 2017, in-invite niya na ako dito sa IAM Worldwide. Kaya lang, ako mismo yung unang-unang tao nag-reject sa kanya. Okay? Ano ko yung unang-unang tao na hindi agad nag-agree sa gusto niya? Okay? Kasi nga, marami na rin po akong mga na-experience na nag-offer sa akin ng ganito, mag-join ka dito, maglalabas ka ng pera after certain months, di ba, kikita ka daw kasi habang nag-invite ka daw po sa Facebook, is tumataas ka, doon ka makakapag-cash out. So, ang nasa isip ko po noon, ang platform ng sinalihan ng kapatid ko, ganun lang din. Pero sabi niya, hindi, kuya, may product dito, may ganito, ganyan. Okay, hindi pa rin po ako na-convince na mag-join sa IAM Worldwide noon. Okay? So, ang kapatid ko po niyan, nag-start siya dito, hindi rin siya gaano naging focus, sumasakay din po siya ng barko, nakadalawang sakay po siya ng barko ulit bago siya talagang nag-full-time. Okay? So, ang nangyari po noon, after nung second na baba niya, as officer din po sa barko, sabi niya, kuya, meron akong check sa IAM Worldwide, worth 50,000 plus. So, na-amaze ako, ano nangyari? Bakit nagkaroon ka ng ganyang check? Di ba? Bakit nagkaroon ka ng ganyang check? Nasa barko ka. Wala kang ginagawa. Okay? So, doon po na-amaze ako, sabi niya, kuya, August 2019 po yun last year. Nakita ko yung check niya, 50,000 plus. So, sabi ko, hindi pa naman siguro huli ang lahat. Sabi niya, kuya, mag-join ka na. Okay, mag-join ka na. September 2019 po. Okay, September 2019, nag-hit po yung kapatid ko ng Sapphire. So, that time, kuya, mag-join ka na, may promo ngayon. That's time po yata or birthday po ni BP noon. Ang nangyari po, may promo. Sabi niya, kuya, mag-join ka na. Okay, may promo ngayon. Sabi niya, saan mag-Jade package ka na. Okay, so mag-Jade package ka na. Bakit? Hitting din po siya for Sapphire. So, yung time po na yon, ang sinabi niya sa akin, sige, go ako. Okay, mag-go ako na mag-join as Jade package. Tatrabahuin ko yung negosyo. Okay, tatrabahuin ko na yung negosyo with IAM Worldwide. So, hindi po siya naging madali mentors. Kasi bakit? Nasa barko po ako nang nag-join. So, sabi nga po, wala kang guidance eh. Wala kang gaanong training. Diba? Ang training po natin sa office, walang live training. So, ang ginawa ko po nun mentors, syempre, na-share ko na po yung business, nag-share po ako ng business, meron pong unang-unang nagtiwala sa akin. Wala na po siya ngayon. Ayan, good news din, no? Joke lang. So, si Mentor Eugene Mabolis po, yun yung unang-unang tao na nagtiwala sa akin. Kinuha niya po dito is silver package. Okay? And, yung next naman po na nagtiwala sa akin, si Mentor Vincent Galyasa, siya naman po yung second DR ko, gold package naman po ang kinuha niya. Okay? So, nang nasa barko po kami, ayan, nagme-mentoring kami. Paano po? Nagda-download po ako ng mga trainings sa IAM Worldwide. Okay, yung mga nakikita ko po sa YouTube, yun po yung dinadownload ko, yun yung minementor ko sa kanila. Ito yung gagawin natin business, okay, ito yung presentation, ito kailangan pag-aralan natin. So sa madaling sabi po, na-mentoran ko sila, okay, napag-sharean ko sila. Ang nangyari, pagbaba po, unang-una ni Mentor Eugene, is sabi ko sa kanya mag-training ka sa office para ma-workout mo yung business natin, or business mo. Okay, yun po ang nangyari. Pero ang sad reality, okay, ang sad reality po, sabi niya, quality time daw po muna with, syempre, loved ones, yun lang daw po muna yung gagawin. Saka na lang daw po gagawin yung business. Okay? So, that time, si Mentor Vincent po ang naiwan sa akin sa barko. And nauna na din po siyang umuwi. Okay? Ang nangyari po naman, si Mentor Vincent is na negative naman po ng misis niya. So, nawala po yung dalawa. Pero hindi naman sinasabi na talagang as in wala na. Ngayon po, anong nangyari sa akin? Ito na po anong nangyari sa akin. So, ginawa ko yung business from March
Umuwi po ako ng barko last March 1, 2020. So, ang nangyari naman po, ayan, nakilala ko po sila dyan. Ayan, si Mentor Dave, si Mentor, eto si Mentor Vince din, si Mentor Cyril, and si Mentor Vincent. Ayan, kasama po namin sa office. Nakilala ko na sila. And ito na po, nagsunod-sunod na siya. Ayan, meron na po akong stock ng products. Pumunta na ako ng mga video. Napapadala na ako sa DHL. Si, ayan, kumuha ako ng sa lalamog. Na-experience ko na rin. So, ayan. Ang nangyari po nito, dire-diretso yung ano, nagdire-diretso lang akong gawin yung negosyo. Naturuan, na-guide ng maayos ng kapatid ko. Ni Mentor RJ, lahat ng core leaders ng Limitless na turuan. So, nakinig lang din po ako sa kanila. So, from March po, nung April, so meron po kaming Limitless Top Movers. Ayan, so nakasama po ako as top 3 sa aming Limitless Top Movers nung April 2020 po. So, from that time, okay, siguro, destination disease. And also yung signal, syempre ang signal po sa Magallanes, Cavite is mahirap talaga. Okay, and also, ang pinakamahirap na kalaban mo, comfort zone. Nasa loob ka ng bahay, ECQ, lahat pwede mong gawin, matulog ka, kumain, di ba? So, sabi ko na sa sarili ko, sige, hindi na lang muna ako gaano magte-training, hindi muna ako ma-attend ng mga mentoring, kasi baka ano naman, matatapos na yung pandemic, May, tapos na yung pandemic, kasi hanggang April 30 lang daw po yung ECQ. So, na-relax, okay, na-relax po sa madaling sabi, na-relax po tayo, and then, eto na po, from that time, April, May, June, okay, July, okay, ang question na po, how did I hit the sapphire rank? Okay, from May po, June, July, okay, on that time, 3 months, wala po akong naging pay-in. Wala po akong as in production, wala akong, siguro ang benta ko is 1 box, 2 box, ganun lang po in 3 months. Okay? Pero, yun nga po, sabi ko sa sarili ko noon, kailangan yung sinasabi ng mga mentors ko, sundin ko na. Okay? So, actually, tumatenda po ako ng mga mentoring noon. Nag-start na ako umatenda ng mga mentoring, ng mga training noon. So, that time, sabi ko, kailangan, ang sabi kasi ng kapatid ko, ayan, pati nila Mentor RJ, kuya, hit mo na yung sapphire. So, nag-aspire po ako na hit yung sapphire last July. And yun din po yung time kasi na naglipat bahay ako. Ayan. So, nandito po ako sa condo. So, that time, sabi ko, ano ba yung mga dapat kong gawin? So, since nandito po sila lahat, nakinig ako, ano yung mga ginagawa nila, ano yung mga naging routine nila, nakinig lang po ako, namimiso lang po ako. So, sa madaling sabi mentors, nung time po na yon na nag-start ako na lumipat dito, ako lang po yung walang kausap nun. Ang kausap ko, kaharap ko lang cellphone. Pero lahat po sila may mga kausap. Pero ang ginawa ko po nun, hindi lang ako basta nagsiselfone. Ang ginagawa ko po nun is nakikinig. So, since malakas na din po ang internet dito, nagtuloy-tuloy din ako ng training, nagtuloy-tuloy ng mga mentoring, nagtuloy-tuloy na gawin yung mga bagay na magkakaroon ako ng progress. Okay? So, last July po, okay, last July, so, hindi ko po mai-hit ang sapphire rank na yan, kundi dahil sa mga taong to. Okay, hindi ko po mai-hit ang sapphire po na yan, kung hindi dahil sa mga taong na to. Last July, nakilala ko po yung aking first DR from Olonga po, si Mentor Marisa Mayonte. Doon po nagsimula ang lahat. Okay? So, ito na po. Ayan, 5 lang kami. Okay? 5, 6. So, ngayon po, naging 11 na. Okay? So, that time po, sabi ko, nagkaroon ng progress, natuto, nai-apply lahat ng learnings. Okay? Ano pa nangyari? From last CCL po natin, ayan, very, hindi ko rin po ito in-expect, no? So, hindi ko rin po in-expect. Nasendan po ako ng one of the awardee ng Team Titans. So, na-award po ako dito as the rising star ng buong Team Titans. And, ano nangyaring kasunod? Nagkaroon po kami ng overall top 12 movers naman po by September, ngayong September lang po. So, ito mentors, no? Naging top 1 po tayo ng buong Limitless.
Okay, ang maganda po niyan, hindi lang po ako dito ang naging top. Okay? So, yung unang-unang tao na nagtiwala sa'yo, yun ang nakasama mo. Okay? Nandyan po si Mentor Marisa Mayonte. Kasama ko po siya as top movers po ng Buong Team Limitless. Okay? So, hinit ko po ang Sapphire. Ngayong September, ang nangyari po sa akin ng July, August, nag-aral po ako, nag-training, lahat pinakinggan ko po ano mga dapat gawin. So, from that time, September, ito na po nangyari. Congratulations, nakasali po ako as the 100,000 circle ng Buong Team Limitless. And ito po, ang pinakamasaya, pag-open ko po ng aking account, ayan. So, October 1, pag-open po na pag-open ng account ko, nakita ko po, yun, congratulations, you reached the Sapphire Rank. Keep up the good work. Ayan. So, ito po ang aking naging journey. Okay, ito po ang aking naging result ngayon sa IAM Worldwide. So, meron lang po ako mga bagay na gusto pong banggitin or may mga gusto lang po akong iwanang tips sa inyo po, mentors. Kasi ganito lang po ang formula. Okay, para sa akin ganito lang po ang formula. Okay, that time, nung nalaman ko yung business na to, pinakilala sa akin ng kapatid ko, hindi ako nagtiwala agad, pero nung nag-join po ako dito, dalawang bagay lang ginawa ko. So, ang dalawang bagay po na ginawa ko is, nag-decide. Okay? So, sino po bang mag-aakala, di ba? From ship, seafaring, or nanggaling po ako sa barko, nag-work, actually, mataas po ang sahod ko doon. Okay? Kaya lang, bakit ko pinuso pa rin ang gawin ng business with IAM Worldwide? Okay? Nung ginawa ko po siya, dalawang bagay lang ang nasa isip ko. Number one, okay, nandito ka na po eh, decide ka na. Okay? Kailangan, nag-join ka sa business natin, kailangan mag-decide ka na. Mentor Alan, para saan yung decision? Ang decision na gagawin mo ngayon, yung magpapabago or magpapastay sa buhay mo ngayon. Let's say, ano ba ang gusto mo? Di ba? Ano ba yung gusto mo? Kung before, nararanasan mo maghirap. Di ba? Hindi ka nakakain na 3 beses isang araw. Tapos, lagi kayong may utang, 'di ba? So ang gagawin mo ngayon, since nandito ka sa business natin, nag-decide ka na gawin yung business natin, hindi lang po basta decision. Okay? Hindi lang siya basta decision. Nag-decide kang gawin ng IAM Worldwide business, bakit? Bakit mo siya gagawin? Kasi nakita mo yung opportunity. Okay? Nakita mo yung opportunity na ano? Time and financial freedom. Yung tipong kumikita ka, hawak mo yung oras mo. Okay, sabi ko noon, okay, malaki ang sahod sa pagbabarko, pero I have so many sacrifices. Okay, hindi ko nakikita po doon ang time and financial freedom. Okay, hindi ko nakikita yung time and financial freedom. Okay, so that time, sabi ko, nag-decide ako, sige, Mentor Carlo, gagawin ko na yung business natin, tutuloy ko na to, magti-training ako, lahat gagawin ko. So yun po ang ginawa ko, mentors, nag-decide ako. Ngayon, after noon, after ng decision na ginawa ko, nag-take action na po. Okay? Gumawa na ako ng paraan. Okay? Nag-take action ako. Ginawa ko yung best ko. Ginawa ko lahat. Whatever it takes. Diba? Lagi sinasabi dito, whatever it takes, attitude ka dapat. Pag sinabing whatever it takes, kahit na anong mangyari, gagawin at itutuloy mo yung negosyo. Kasi bakit? Nakikita mo yung vision na pag ginawa mo ito, 3 to 5 years from now, ano na yung buhay mo? Sa tingin mo, pag ginawa mo ba ito ng tuloy-tuloy, within 5 years, kung nakikita mo po ang result ng ating top 1 na si Mentor May, okay, 3 years pa lang po yun. So kung gagawin mo yung ginagawa niya for 3 to 5 years, malamang sa malamang, okay, hindi siya imposible na mangyari din po sa'yo in 5 years. Okay, yun ang nakikita kong vision, kaya nagtitake action po ako. Okay, and another one is, lagi po sa ating sinasabi ng mga mentors natin, never ever quit. Okay? Never ever quit. Bakit po? Lagi sinasabi nila, magtuloy-tuloy ka lang. Okay lang mabagal. Di ba? Okay lang mabagal. Okay lang magpahinga pag napagod. Pero mentors, tandaan niyo po palagi, huwag na huwag po kayong titigil. Okay? So, ganun din eh. Tingnan nyo po, kung marirealize nyo,
Some people working for 40 years. Some people are working kahit na nga po 60 na eh, kahit retirable na, they want to work. Kailangan pa nila magtrabaho. 'Di ba? So ngayon kung iniisip mo, dito po ang kailangan, ang game plan mo lang is 3 to 5 years. 'Di ba? So tatrabahuhin mo siya 3 to 5 years from now. So sa tingin mo, yung 40 years mo sa work, 'di ba ang ginawa mo, tinuloy-tuloy mo din. Kaya lang wala kang gaanong okay, wala kang gaanong savings, di mo nakuha yung pangarap mo. Normally, kadalasan ganon. Pero kung iisipin mo po mentors, ganon lang din eh. Tinuloy-tuloy mo lang din eh. Yung work mo, di ba? Yung work mo ngayon, tinuloy mo ng 40 years, ano nangyari? Anong resulta? Eh, paano kung ituloy mo tong business natin for 40 years? Malamang sobrang laki ng resulta. Ganon lang din kasi, di ba? Wala siyang pinakaiba. Ang sekreto lang, ang tips ko lang po, tuloy-tuloy nyo lang. Ang maganda po dito, hindi mo kailangan ng 40 years. Okay, makakasama mong family mo, nandito ka, nag-work ka, nagbe-business ka with IAM Worldwide, nakukuha mo yung mga gusto mo. Okay? Kasi pagka nandun ka sa work, ang inuubos niya sa'yo oras mo. Dito, umuubos ka rin ng oras, pero kasama mo yung family mo. Okay? Yun naman yung kapalit. Diba? Kung ano yung sinasacrifice mo, yun din ang ibabalik sa'yo. Kung nagsasacrifice ka ng oras ngayon, yan din pong ibabalik sa'yo ni IAM Worldwide. Okay? Basta po mentors, tandaan po natin, wag na wag po kayong titigil. Okay? Lagi niyong isipin, ano ba yung reason kung bakit kayo nag-start dito? Ano ba yung pinaka-deepest why niyo? Okay? So, lagi niyo pong tatandaan, why you start. Okay? Yung puhunan niyo po dito, it's either galing sa savings niyo, or pinag-ipunan niyo, or kaya naman pinangutang niyo. Tanungin niyo po sarili niyo, pag itinigil ko ba to, ano mangyayari sa akin? Okay? Pag tinigil ko ba tong business na to, ano mangyayari sa akin? 'Di ba? Lalo na po, lahat po tayo dito artista na. Paano ko po nasabing artista na? Kasi po, yung mga tao sa paligid natin, pinagmamasdan tayo, tinitingnan tayo kung ano mangyayari na, mangyayari sa atin sa business na to. Okay? Ano yung mangyayari sa business natin? Kasi yung mga tao po na yan, yung mga negative people, yan po yung unang-unang masaya kapag nag-quit ka. Pero ganun din siya. Unang-una din yan silang masaya, okay? Pag naman nagtuloy-tuloy ka. Bakit? Okay? Bakit? Kasi po, syempre, big time ka na daw, di ba? Marami ka ng pera, so sikat ka ngayon. Ganun din naman eh. Sikat ka, nung nag-quit ka, sikat ka rin nung yumaman ka. Tama? Ayan, okay lang daw mabagal, basta tuloy-tuloy. Ayan, ganun lang din po kasi mentors. So, ang lagi po sinasabi sa atin, never ever quit. Marami po ako naging struggle, marami ako na-encounter ng mga rejection, pero sabi nga po, hindi naman sinasabi na pagka-top mentors ka na or nasa higher ranks ka na is hindi ka na makakaranas ng rejection. Rejection is always normal. Okay? Rejection is always normal. So, kung ngayon, bago ka, nag-start ka, nakakaranas ka ng rejection, lagi mo pong tandaan, parang virus lang yan. Okay? Kailangan mo lang pong i-immune yung sarili. Kasi para hindi ka na, tablan. Okay? So, ano pa ba? Ginawa ko tong business for the sake po na, kagaya po yan, na mentor RJ, ni na mentor Carlo, si mentor Dave, hindi na rin po sumakay ng barko. Yun din po ang purpose ko. Okay? Yun din po ang purpose ko. Kaya ko siya itutuloy-tuloy na gawin kasi bakit po gusto ko makasama yung family ko at the same time, di ba, kaya naman natin eh. Kaya naman natin kitain kung ano yung nandun sa ibang bansa dito. Ang pinagkaiba lang, malayo tayo, nagsasacrifice tayo. Dito sa Pilipinas, ganun din naman eh. Sasacrifice ka lang din. Ang ano lang, wala ka ditong boss. Yun yung maganda. Okay? Yun yung maganda na binibigay sa ating opportunity ni IAM Worldwide. Okay po. So, yun lang ang aking number one kanina. Nag-decide ako, nag-take action ako. Ito po, ang na-reach ko natin, na-reach po ng buong team natin is yung Sapphire Elite Executive. So, hindi po ito mangyayari. It will not be possible, okay, kung hindi din po sa mga taong kasama ko. Sa mga taong naging katulong ko, sa mga taong nang inspire po sa akin, and lastly, si God. Si Lord po.
Kasi sabi niya, ito po lagi ko nadidinig, hindi po ibibigay sa iyo ni Lord ang isang bagay kapag hindi mo po kayang i-handle. Hindi po ibibigay sa iyo ni Lord ang isang bagay kapag hindi mo siya kayang i-handle. Okay? Sabi nga po ni Press, ni Vice, everything that you mismanage, you will lose. Okay? Siguro ngayon, nire-ready ka niya para mahawakan mo yung mas malaking grupo. Nire-ready ka ngayon. So, ang maganda po nito, invest lang po tayo ng good learnings. Okay? Mag-invest lang po tayo ng good learnings para po yung mga bagay na yun, yun din po yung maituro natin sa mga magiging under ng organization natin. So, sila din po mismo, they will step up, they will rank up, and also, yung personal development, kasi yun yung pinaka-the best. Hindi lang basta kumita ka. Okay? That's bonus. Bonus lang po yung pagkita. Pero, sabi nga po, two things lang ang pwede mangyari sa atin sa buhay natin. Dalawang bagay lang, mentors. Number one, the day that you were born. Okay? The day that you born. At the day that you were born. So, nag-start ka mabuhay. Okay? Nag-aral ka. Nakapagtapos ka ng pag-aaral. So, after nun, number two, ano ba yung second na mangyayari po sa atin? The day that we know our purpose. Okay? Kung nasa business ka ngayon, kung nasa IAM Worldwide ka, hindi po yan coincidence, hindi yan aksidente lang. Okay? Dinala ka po dito ni Lord para sa purpose mo. Ano ba yung purpose mo? Okay? So, hindi siya pinakita sa'yo dahil lang, ay, nahila lang ako, ganito, ganyan, lahat po may purpose. Lahat ng bagay may purpose. So, dalawang bagay lang po ang nangyari sa atin, the day that we were born and the day that we know our purpose. So, ngayon, nasa business ka ng IAM Worldwide, ano yung purpose mo? You share hope. You share good news. Okay? So, kailangan, tuloy-tuloy lang po natin gawin ang negosyo. Mag-share tayo na mag-share. Huwag po tayo mahiya mag-share kasi bakit? Diba? Number one, ini-endorse tayo sa TV. Ine-endorse tayo sa mga posters, ine-endorse tayo sa billboards, ine-endorse tayo sa Facebook, lahat halos na po. Diba? So, pag tinanong yung product mo, effective ba yan? Super effective. Ito po yung mga testimonies namin. Diba? So, wag po tayo mahihiyang i-share. Okay? Wag na wag tayo mahihiyang i-share yung opportunity with IAM Worldwide. So, maraming tao na po ang natulungan nito at isa na po ako doon. So, for now, I'm doing this for part-time, pero yun nga po, lahat po ng bagay, gawin mong full-time by heart. Okay? Full-time attitude. Okay? Dapat kasi alam mo po yung iyong priorities. Okay? Kung nagwo-work ka po ngayon, sabi nga po ni Press, kung nagwo-work ko ngayon, di ko sinabi agad tumigil ka. Pero bigyan mo ng deadline kung kailan ka titigil sa work mo. Kasi kung ano yung nakikita mo na future ng boss mo, malamang yun din ikaw. Okay? So, nakita ko noon sa mga kapitan ko, 'di ba? Almost senior citizen na sila. Laging ganito yung linya nila. Sakay ka ng sakay habang bata ka pa kasi bata ka pa naman eh. Sakay ka lang ng sakay. Noon namang nag-age na sila ng 55 up to 60. Ano nang sinasabi nila? Sakay ka lang ng sakay kasi habang pinapasakay ka pa. Okay? So, ayokong dumating yung point na ganun yung mangyayari sa akin. So, maganda lang sa business natin, nakita ko yung opportunity po na ito. Di ba? Na-reach ko na po yung pinaka-top ng aking license as captain sa seafaring industry. So, nag-learn naman po ako na itong business naman natin. So, bibigyan ko ng deadline kung kailan at gaano katagal na po lang ako magbabarko. Yun po yung pinaka-purpose ko. Bakit? Gusto ko po kasi makita yung family ko. Okay, gusto ko makita yung family ko na masaya. Kasi before po, nagki-Christmas po kami for almost 8 years. Okay, almost 8 years po kaming nagki-Christmas. Nasa barko po ako. Okay? Nasa barko po ako,
nagki-Christmas kami for 8 years nang nasa barko po ako. Ito po yung pinaka-purpose ko. Kaya ako siya gagawin. Ayan. So ito po yung pinaka-purpose ko. Kaya ako itutuloy-tuloy gawin ang negosyo. Sino po ang mentor? Sino po sa inyo ang gustong makita ng lahat na hangiti po? Kung mapapansin nyo po sa picture, mentors, last 2018 po yan. Okay? For almost 8 years, hindi ko po sila kasama ng Christmas. Pero last 2018, nabigyan po ako ng chance na mag-Christmas po sa Pilipinas. And ito po ang nakita ko. Sobrang taas po ng ngiti nila. Okay? So ito po ang pinaka-purpose ko ngayon para gawin ng tuloy-tuloy po ang negosyo. At gawin ng tuloy-tuloy. And ito pong ngiti na to ang gusto kong makita sa kanila every Christmas. Okay po. So, meron po akong iiwang quote po sa inyo mga mentors. Ang sabi po dyan, you don't need to be great to start, but you have to start to be great. Okay? So, hindi ko po linya ang pagninegosyo. Hindi ko po linya ang network marketing. Pero, anong kailangan ko lang pong gawin? You need to start. Sabi po dyan, you don't need to be great to start, but you have to start to be great. Okay? So, wala pong sekreto sa negosyo na to. Ano po ang sekreto lang dito? Makinig po sa mga mentors, maging yes upline po tayo. Okay? Kasi si mentor po, walang ituturo sa'yo, makakasama. Kasi bakit? Na-experience na po nila yung mga bagay before. So, ang ituturo na lang po niyan sa'yo, yung maganda. Okay? Ano lang po kailangan simulan? Sarili mo. Kailangan simulan mo yung negosyo. Okay, tuloy-tuloy ka lang, invest ka lang ng magandang learnings, and sure na sure ako mga mentors, kung ano yung na-experience namin ngayon, kung ano yung na-reach namin ngayon, yun din po ang ma-reach mo soon. So, that ends my live. Ayan. And so, I hope na nag-learn po kayo mentors. I hope marami po ako naging impart or marami po kayong natutunan sa aking mentoring na yun po. Ayan, so thank you sa mga lahat po ng ating viewers na nandito nanonood. And ayan, hi po Mentor Ems. Hello po Mentor Ems. Grabe, nakaka-touch po. Ano ba yan? Nakaka-relate ako kasi OFW yung ano yung husband ko. So, yun din yung ano ko. Kaya ko siya pina-join kasi yun din yung purpose, yung parang makauwi siya for good, 'di ba? Kaya ko rin siya sinama sa business na 'to. Kaya napaka-bless natin na nandito na tayo sa IAM Worldwide. Ang gagawin lang natin, i-work out natin yung negosyo natin. Yun lang talaga yung dapat nating gawin. Umaten tayo ng matendang mentorings, trainings. Yun lang po talaga yung secret. At saka, yun nga, wag na wag kang mag-quit. Kasi nga, mabuti na yung sinabi mong, di ba? mabuti na yung sinabi mong buti na lang kesa sayang. Diba? So maraming salamat po sa lahat ng nanood and thank you so much po Mentor Alan. Grabe, marami pong na-inspire sa araw na to. Okay? Any ano pa po last words? Baka meron pa po kayong pahabol, Mentor. Ayan, so thank you po Mentor Ems again. So sa lahat po na nanood natin, okay, lahat po ng mga viewers ngayon, ang last words ko po sa inyo, okay, sinabi ko na po kanina, okay, start. Okay, simulan mo lang po. And once na nasimulan mo lang, huwag ka pong titigil. Okay, lagi mo pong isipin yung reason mo bakit mo siya sinimulan. Ano ba yung pinakamalalim na dahilan bakit mo siya sinimulan? Okay, hindi dahil nahirapan ka. Lahat po tayo nahihirapan. Lahat tayo nakakaranas ng hirap. Pero you choose kung saan ka maghihirap. Being successful or being broke. Okay? So again, thank you po Mentor Aryan again, Mentor Mike, Mentor RJ for this opportunity na mag-share po sa ating Titans page. Sa lahat po ng bumubuo ng Team Titans, sa lahat ng Team Titans Worldwide, sa lahat ng under po ni Mentor Aryan, which is yung Team Conquerors, Team Finisher, Team Wolves, Team Limitless, Team Relentless. Thank you po sa inyo. Thank you po sa panonood. And ayun lang po.
Ayan, may question po si Mentor Joem. Yan, men, paano na-handle ang pressure para sa rank up ng Sapphire? Thank you po sa question, Mentor Joem. And thank you po, Mentor Joem Estrada. Mens, paano mo na-handle ang pressure para sa rank up ng Sapphire? Okay? So, sa akin po, no, syempre, ako lang naman, di ba? So, paano ko na-handle yung pressure na i-hit po yung ating Sapphire? So, ang ginagawa lang ko po, mentors, sobra, syempre, lahat po ng bagay, lahat sa simula mahirap. Okay? So, ang first step kasi para maging makilala ka sa ating company, ang first step talaga is to rank up to Sapphire. So, nandun po lahat ng pressure, nandun lahat ng kapaghihirap, nandun lahat ng struggle, pero yun nga po, may tinatawag tayo na resilience. Okay? Ano ba ibig sabihin ng resilience? It's how you handle pressure. Once yung stress ka na, yung pagod ka na, di ba? So, resilience po ang tawag doon. So, na-pressure po ako na i-hit ang Sapphire. Yan, kasi nga po, okay? It's for the team. Para po sa team na binibuild ko, na-handle ko po siya, Mentor Joem, ng maganda. Okay? Na-handle ko siya through prayers. Yan, lagi pong sinasabi ng mga mentors natin, kung nakaka-experience ka ng struggles, keep faith lang, keep your faith sa nasa taas, kasi siya lang po yung magbibigay sa'yo ng gusto mo. You're claiming, di ba? Lagi mo pong i-claim yung bagay, kasi si Lord nag-aantay lang din yan eh, di ba? Mag-pray ka, and then, bigyan mo ng action. Okay, bigyan mo ng action. Hindi naman pwede po, nag-pray ka lang, nagdasal ka lang, na ito, gusto ko ma-hit yung Sapphire, Lord, bigyan mo na sa akin yung Sapphire, claim ko na yung Sapphire. Pero ikaw ang premise mo, hindi ka nag-take ng action. So, hindi rin po siya mangyayari. Okay? So, ang nangyari po sa akin, nung hinihit ko yung Sapphire, actually, yung pressure talagang, yung tipong 2 days na lang, di ba? 2 days na lang, kailangan ko magano, kailangan ko talaga mag-rank up for this month. Di ba? Pero, ano lang, focus lang po, Mentor Joel. Okay? Focus lang. Kung gusto mo talagang ma-reach yung goal mo, kung gusto mo talagang ma-hit yung gino-goal mo, kailangan mo ng focus. Okay? Kailangan mo ng laser focus. Straight ka lang. Di ba? Tuloy mo yung ginagawa mo. Ano ba yung mga requirements na kailangan ko? Ano ba yung mga kailangan pa ng downline ko? May mga maintenance na ba? Okay? So, kailangan po yun, aware ka, lagi kang mag-update sa sarili mo na na-hit ko na ba to? Diba? Complete na ba talaga ako? So, ngayon, nape-pressure lang po kasi tayo kapag ka hindi pa kompleto yung isang bagay. Okay? Nagkakaroon lang tayo ng pressure kasi bakit? Hindi po natin nakukompleto yung isang bagay. Ngayon, ang tanong, paano mo siya makukompleto? Okay? Gawan mo po ng paraan, paano mo siya makukompleto? Take action. Okay? So, ganun lang po siya, Mentor Joem. Ayan, thank you po sa iyong question. Napakagandang question. Thank you po. Ayan. Okay. Ayan, so, another question po. Hello, Mentor Alan. Question po. Dumating na ba kayo sa point na gustong-gusto mo nang mag-quit? Ano po yung nagpa-realize sa inyo na hindi pala sagot ang pag-quit? Thank you po from Mentor Queen. Ayan, Mentor Queens, amazing morning. Thank you po sa iyong Miss Universe na question na yan. Okay, so dumating na ba ako sa point na gustong-gusto ko na mag-quit? Actually po, mentors, dumating na po ako sa point na ganyan. Okay, kasi nga po, Jake Package, ang nasa isip ko, saan ako kukuha ng package na pang-mover ko? Kasi dumating ang point, let's say mentors, ganito, March po nagkaroon tayo ng lockdown. Diba? March, second week, nagkaroon tayo ng lockdown. So, nung nasa barko po kasi ako, hindi pa ako mover. Okay? Dumating ang point na sabi ko talaga bang itutuloy ko itong business na to. Kasi nakuha ko naman yung products na. Panalo na ako sa products. Sa products pa lang, pag binenta ko, bawi ka na yung 200,000 ko. Ngayon, sabi ko, lagi sinasabi ng kapatid ko, kailangan mo mag-mover. Eh, anong requirement for mover? Kailangan po either jade or platinum package. So sabi ko, saan ako kukuha ng pang-platinum at saka jade package ko para mag-mover ako? Okay, naisip ko ng mentors, sabi ko parang wala, parang
hindi ko siya makukuha kasi alam mo naman, pandemic eh. Diba? Saan kukuha yung tao ng 200,000? Diba? So naisip ko noon, gustong-gusto na ako nang mag-quit. Babalik na lang ako sa pagbabarko ulit kasi malaki naman sahag ko dun eh. Diba? Malaki naman sahag ko dun. 6-digit din po tayo sa barko. Kaya okay lang yun kasi yung 200,000 kikitain ko naman ulit sa pambabarko eh. Pero, ayun nga po, ano po yung nagpa-realize sa'yo na hindi sagot ang pag-quit? Okay? So, mentors, nung natuto po ako, nung nag-guide ako ng tama, okay, hindi po ako sinukuha ng mentor ko, yung angel ko dito, si Mentor Carlo. Pinarealize niya sa akin na, kuya, okay, kung gusto mo talaga, okay, kung gusto mo talaga na i-work out, or gusto mo talagang maging mover, kailangan, syempre, yan, sama ka ng mga mentoring, sama ka ng training, mag-start ka na mag-training, kasama namin. Okay? So, nag-start ako mag-training, nagsimula ako mag-aral, natuto po ako, okay? Habang tumatagal, nare-realize ko, okay, ang ginagawa ko palang ito is pang long-term. Okay? Yung itutuloy ko palang gawin is pang long-term. So, naparealize po sa akin na hindi sagot ang pag-quit. Okay? Hindi sagot ang pag-quit para maging successful ka. Okay, hindi siya rason para maging successful ka. Okay? So lagi po namin sinasabi dito, winners never quit and quitters never win. Okay? Ang nagpa-realize po talaga sa akin ito, walang iba po, yung kapatid ko lang. Kuya, sumama ka na sa amin, mag-training ka na, mag-invite ka na, mag-prospect ka na, lahat po 'yon. So lahat po 'yon nakinig ako sa kanya, ginawa ko po 'yon. And ayun po, ngayon po nasa isip ko, wala na talaga akong isip na mag-quit. Okay? So kasi bakit? Nakita ko na yung purpose ko. Na-realize ko na yung purpose ko. Hindi lang purpose ko dito para kumita. Ang purpose ko po dito, tumulong ng marami pang tao. So ayun po, Mentor Queens, thank you po sa iyong napakagandang question. Yan. Okay, may isa pa po, Mentor Alan, from Mentor Diana. Amazing morning po, Mentor Alan. Ano po ang tip ninyo sa mga leader po na baguhan pa lang po? Ayan. So, thank you po, Mentor Diana, sa iyong question. Anong tip nyo sa mga leader na baguhan pa lang po? Okay? So, mentors, lahat po tayo nagsimula as bago. Okay? Lahat po tayo nagsimula as bago. Anong pinaka-pinpoint dyan? Yes, mentor. Okay? Kung ano yung pinapag-goal sa'yo ni mentor, ano yung pinapagawa sa'yo ni mentor, yes, mentor ka lang po. Yun lang po ang secret. Lalo na sa mga bago. Kasi yun po ang guidance mo. Parang umaakyat ka lang po ng bundok. Di ba? Pag umaakyat ka ng bundok, sa tingin mo po, ano yung gusto mo? May tour guide ka o walang tour guide? Okay? Kung si mentor mo, yung tour guide mo, okay? Para makaakyat ka ng bundok, anong gagawin mo? Susundin mo siya. Ganun lang po siya kasimple. Okay? So sa mga bago po na nandito, okay? Hindi ibig sabihin, bago ka, hindi ka agad makakaakyat sa mataas. Okay? Ano po ang kailangan mo po? Ang tip ko lang po mabibigay sa inyo, kung ano po yung sinabi ni mentor, mag-yes mentor, mag-yes upline ka lang po, walang ituturong mali sa'yo si mentor, sunod ka lang po sa kanila, kasi kung ano yung na-achieve nila ngayon, yun din po ang ma-achieve mo in future. Okay, ano po ang kailangan gawin? Makinig lang po. Okay, yun lang po mentor, ang aking tip sa mga baguhan. Yan, thank you po. Yan, thank you so much po, Mentor Alan, no? Thank you so much for your time. At saka, very inspiring po talaga yung, story nyo. Yan, marami po talagang na-inspire sa araw na to. Kaya thank you so much po, Mentor Alan. Yan, sige. Gaano po ka-comfortable ang inyong comfort zone at paano mo siya na-overcome para makalabas sa iyong comfort zone? Yan, from Mentor Ryan po. Ayan, thank you po Mentor Ryan sa iyong question. Gaano po ka-comfortable ang iyong comfort zone at paano mo siya na-overcome para makalabas kayo sa iyong comfort zone? Actually po, gaano siya ka-comfortable? So pag nasa bahay po tayo mentors, lalo na nung nag-ECQ po tayo. Yung tipong, gigising ka ng morning. Pag gising mo ng morning, may nakahanda ng pagkain.
may nakahanda ng iba't ano pa ba? Lahat nakahanda na sa'yo, nakahain na sa'yo. Okay? Nasa comfort zone ka noon, hindi rin pwedeng lumabas. Diba? Hindi rin pwedeng lumabas. Anong gagawin mo? Diba? So, anong, ang nasa isip mo nun, syempre, ako din po, nasa isip ko nun, syempre, kauwi ko lang nun eh, kauwi ko lang ng barko. I stayed for 10 months last time. So, ang nasa isip ko nun, magbakasyon. Ang nasa isip ko nun, mag-travel, isulitin yung oras na kasama yung family. Okay? So, yun po, no, ang comfort zone ko nun, okay, ang comfort zone ko nun talaga, family. Or yung bahay namin. Okay? So, wala po akong ginawa nun, kundi matulog, manood ng Korean drama, kumain, nasa comfort zone ako nun. Pero hindi ko naisip, may business pala akong dapat gawin, yung IAM Worldwide. Okay? Since nandun po kami sa isang bahay si Mentor Carlo, kasama ko rin po. So, siya po ang nag-motivate sa akin para, kuya, mag-training ka na. Lagi po niya ako sinasabihin, kuya, gawin na natin yung business. Okay? So, ako naman po, syempre, nagmumuni-muni pa rin, syempre, galing pa rin ang barko, hindi ako nakinig agad. Pero, na-realize ko rin po na kailangan ko pala talaga gawin yung business. Okay? Na-overcome ko siya. Okay? Na-overcome ko siya. Imbis na manood ako ng ano, imbis na manood ako ng TV, ng Korean drama, ang pinapanood ko na po, training na. Okay? Ang pinapanood ko po, training na. And may mga bagay din po na pinagawa noon, sila Mentor RJ, na magla-live po kami. First time ko yun, magla-live daw po kami. Magsasalita kami sa harap ng Facebook na hindi ko naman po talaga ginagawa noon. Isa po ako sa mga tao na mahihiyain. Okay? Isa po ako sa mga tao na yung tipong nasa gilid-gilid lang, watcher lang, di ba, nood-nood lang, go with the flow, ganun po akong tao. Okay? So, ang ginawa ko po noon, nag-training ako, nag-aral, nanood ng mga trainings, na-overcome ko po yung comfort zone ko, ginawa ko yung business, kahit nang gawin ng mga ng parents ko, hindi ka na, ano na yung ginagawa mo, puro ka na lang cellphone, puro ka na lang cellphone. Okay? Pero lagi ko pong pinapaintindi sa kanila na, ma, ito, business to. Okay? So, that time po, nung medyo lumuluwag-luwag, okay, sabi ko nga po sa inyo, from May, June, July, okay, wala po akong pay-in. Ang nangyari po sa akin noon, sabi ko, ma, kailangan kong mag-step outside. So, mama po ako sa condo, kila Mentor Carlo, kila Mentor RJ. So, mama po ako sa condo. Okay, naging independent po. Yung ikaw na yung gagawa lahat. Ikaw na magluluto, ikaw na yung maghugas. So, sa bahay po kasi, pag comfort zone mo, yun yung pinakalaban mo. Na, pinaghahain ka na, nandiyan na lahat, nasa harapan mo na lahat. So, ang ginawa ko po, na-overcome ko yon. Anong ginawa ko? Lumabas po ako ng bahay, literal. Kasi yun yung comfort zone ko. So, lumabas ako ng bahay, literal, ito po yung nangyari sa akin. Okay, nakinig lang din po ako sa upline ko. So, ayun lang po, Mentor Ryan. I hope nasagot ko po yung question nyo. Ayan, thank you po. Yan, yun lang talaga yung secret. Get out of your comfort zone. Yan, meron pa po kayong question na pahabol? Bago po tayo mag-end. Yan, so wala na po siguro, no? Ayan, picture okay. Daw po. Ah, sige po. Yan. Okay na daw po, Mentor Ems. Yan. Thank you so much po, Mentor Alan, sa time mo. And maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at nanood sa ating mentoring ngayong araw na to. So, may iwanan din po ako sa inyong lahat na lahat ng ginagawa mo, ilagay mo sa puso mo. Yan. Pag mahal mo yung ginagawa mo, everything will follow. Tama po ba? Okay. Tapos, si Lord na ang bahalang magbigay sa'yo ng magandang resulta, basta magtiwala ka lang sa Kanya. Okay? So, in everything you do, put God first. Okay? So, yun lang po. I am Mentor Ems from Team Limitless and I am Worldwide. Yeah. Ayan. So, thank you po, Mentor, sa lahat ng viewers. I am Mentor Alan Paolo Signo again and I am Worldwide.